Hello, good morning mga ka-Adens. Ayan, ngayon pong araw na ito ay mag-graph po tayo ng multi-stem. Yan po ang ipapakita ko sa inyo. Ayan, ito po ay adenium ng aming family friend na si Tita Diana. So, igagraph natin ito para maging maganda siya lalo. Ito nga po pala si ang aking avenue of star. Ayan. Yan, ito binigay din po yan sa amin ni Tita Diana. At papaliguan ko muna yung mga yan kasi kailangan pong mawala ang kanilang mga lupa-lupa dyan sa ano, sa kanilang mga roots. Pero kailangan kasi matanggalan din siya ng mga extra roots bago siya i-replant. Ayan. Pero bago po tayo mag-start, alam nyo na, i-invite ko po kayo na subscribe, like, and share po sa ating mga videos. Yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa amin. Ayan. Napakaganda po nitong ano, mother plant na to. Ayan. Igagraph po natin siya sa 7 varieties. Ayan. Para dumami po ang kanyang mga bulaklak na magaganda in the future. Iba-ibang varieties po ang lalabas na flowers. Ayan. So, mag-start na po tayo. Ayan. So, bago po tayo mag-start, ipapakita ko po sa inyo yung lagi nating mga ginagamit na tools para po sa mga bago lang makakapanood ngayon. Ayan. Ito po. Bumili po kami kahapon ng bagong cutter dahil medyo malalaki po yung mga stems nitong ating ikakat, ay kailangan natin ng medyo matibay-tibay na cutter. Ayan. Ito po, bago po ito, binili po namin sa ano ba to? Sa Handyman doon sa Gapan, sa Walter Mart. Ayan. Ito po, bago po yan. 49 pesos lang po siya. Pero ito po yung small size lang ito. Tapos, syempre, kailangan din natin ng tissue mamaya. Ating gagamiting pang disinfect mamaya. Yan, alcohol. Kung wala nga po pala kayong alcohol dahil medyo mahirap-hirap bumili ngayon ng alcohol dahil sa pandemic, pwede kayong gumamit ng hydrogen peroxide, mas mura po yun kesa po sa alcohol. Yan. At saka syempre hindi po mabubuo ang ating grafted na adenium pagkaala po tayong grafting tape. Ito pong grafting tape na nabili namin ay masyadong makapal, pero okay lang po yan. Ayan. So mag-i-start na po tayong mag-cut ng ating adenium stems. Ayan. So, buksan na natin itong ating cutter. Ayan. So, ngayon po, magdi-disinfect po tayo ng ating mga tools na gagamitin. Ayan. Kailangan po kasi laging i-disinfect yung ating mga gagamiting mga tools para po maiwasan ang pagkaka ng mabakteriya yung ating igagraph na adenium. Tapos siguraduhin po ninyo na tuyo po itong inyong pinunasan ng alcohol or hydrogen peroxide bago nyo siya gamiting pang cut sa ating adenium. Ayan, so ang una po natin gagawin ay puputulin po natin yung mga stems na hindi natin kailangang i-graft para po hindi siya masyadong hassle mamaya kapag ka po nag-start na tayong mag-graft. Ayan, kailangan po puputulin yung mga yan, tapos i-dry. Ayan.
hahanapin nyo po yung magandang anggulo kung saan kayo may magandang anggulo na na magiging maganda naman yung grafted nyo. Ayan. So, putulin natin yung mga maliliit. Ayan, ito na po siya. After po natin siyang putulan ng mga stems. Ayan na po siya. Oh. So, susubukan po natin na lahat po ang kanyang mga stems na pinagputulan natin ay lalagyan natin ng dugtong. Ito po yung ating mga idudugtong. Ayan, puro mga multi-petals po ang idudugtong natin. Ayan, nananggaling din po kay Tita Diana lahat yung mga sayon na idudugtong natin. Ayan, marami po yan. 8 varieties po pala siya lahat. Ayan. So, mag-start na tayong magdugtong. Ano po? So, unahan nating idugtong itong red. Siguro red, makapuno po ito siguro. Kaya, ano, wala po kasing mga IDs yung mga sayon na gagamitin natin ngayon. Ayan. Okay. So, magkakat na po ako ng isang maliit. At idudugtong po natin. So, kukuha po tayo ng mga ilang mga mata para po kapag ka nag-sprout po siya, tububo yung bago niyang tubo ay maraming lalabas na sanga. Siguro mga 3 or 4 po siguro yung kukunin natin kasi marami naman po siyang pwedeng labasan dito ng mga ano ng mga sprouts. Ayan, so ito po. Pag nag-grab po tayo, make sure po na hindi po baligtad yung pagkakalagay natin. Ayan. At saka sisiguraduhin nyo po na yung sayon na idudugtong ninyo ay dapat kasing size lang din po noong inyong dudugtungan. Katulad po nito, ayan, pwede siya dito. Ayan. Pero dahil hindi siya pantay, dapat aayusin po natin yung dulo ng ating idudugtong. Ayan. Ayan. Kita nyo po. Ayan, mga ilang mata yan. Tatlo. 1, 2, 3. Apat po pala, apat. 1, 2, 3, 4. Ayan. Tapos, ito po yung ating grafting tape na gagamitin. Ayan. Makapal siya. Kaya, maganda siyang gamitin. Pero may mga different sizes po ito. Pwede po kayong mamili. Sa ngayon po medyo nahihirapan akong bumili ng grafting tape dahil po maraming mga namimili ay nauunahan ako, nauubusan dahil yung mga ano daw po, yung mga online sellers daw po ay ginugulpi na ang bili dahil pagka naubusan nga naman sila, wala rin silang nabibili. At ibinebenta rin nila sa online.
Ayan. So nakita niyo po yung ginawa ko kanina, no? Idiniin ko po doon na pa ganun, tapos saka ko po siya binanat. Papakita ko po ulit sa inyo yung isa pang beses. Ayan, so kada putol po natin, kailangan ay pupunasan natin yung ating cutter para po hindi siya mabakteriya itong ating puputulin. Ayan. Tapos, punas po ulit nito. Kailangan may alcohol po yung ipupunas nyo. Ayan. Tapos, mag-cut po ulit tayo ng sayon. Ayan. Na idudugtong natin doon sa ano, sa ating pinutol. Ayan. Make sure po ulit na hindi baligtad yung inyong sayon na idudugtong. Ayan. So, ito, grafting tape. Patong natin dyan. Ilahin. Ayan. Ganyan lang po. Madali lang. Tapos, ikutin. Pag ganon, ikutin uli ito. Ayan. 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 So, tatapusin ko po muna lahat ito. Tapos, ipapakita ko po sa inyo. Ano po, pagka nag-graph na po natin lahat yung mga ano na ito. Itong buo na ito. Ayan. Balikan ko po kayo siguro mga after 30 minutes. Ayan.